Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na lang po tayo sa itanong mo kay Kuya Nestor sa 23rd kabanata or episode ng ating live session. Ngayong hapon po ay tatalakayin natin ang single sa application ng permanent visa application requirements para sa mga long-term visa holders. So yun po yung tatalakayin natin ngayong hapon. Pero bago po yun, binabati po muna natin yung lahat ng mga bagong mag-aaral dahil dito sa Japan, fiscal year, start ng fiscal year ng April 1. So malaki ang pagbabago, lalo na sa start ng mga school. So yung mga bagong pasok ng Hoikuen, Yochen, o yung mga grade 1 ng elementary, first year ng high school, junior high school, at saka first year ng senior tsaka college, no, mga university. So makikita po natin sa ating mga FB dyan yung mga opening ceremonies, no, ng mga kaibigan natin. So binabati po binabati po natin lahat yung mga ating mga anak, no, na pumasok bago sa kanilang bagong kabanata. So sa panahon din ito ng mga pagbabago ng trabaho, yung mga reassignments. Pero ito naman usually sa mga Japanese, no? Kasi yes, sa mga Pilipino, hindi naman nagbabago yung trabaho. Mm-hmm. Nagbabago kasi umaalis yung mga Pilipino. Pero sa mga Japanese companies kasi, uso yung lipatan. Nalilipat ka, mm-hmm, magmula sa Nagoya, punta ka ng Osaka. Kaya pag yung ang asawa mo ay ganun, pati kayo, buong pamilya, ano, hakot ng... Tenkin. Tenkin ang tawag lang, mm-hmm, hakot ng gamit. So... Ayun, kaya medyo mahirap para sa mga may asawang ganun ang trabaho, no? Lalo na yung mga malalaking kumpanya. So, yung napopromote, Kuya. Oo, yung mga napopromote. Okay lang yung promotion. Okay lang ha, kung dagdag ba yung sweldo. No? So, yun po yung mga panahon ngayong April, no? So, yung bagong fiscal year for 2021 to 2022. So, nandyan din ang extension ng... yung application pag file ng income tax return, no? So yung mga na-extend po yata yan hanggang April 15. So yung sa mga hindi pa nakakapag file ng kanilang income tax return, mayroon pa po kayong chance hanggang April 15. Okay, Miss Lala. Hello, yes. Binabati po ulit namin kayo dito ng magandang hapon dito sa Japanese Studio. At para sa mga nais po magtanong, huwag po kayong mahihiya na mag-comment po dyan sa ating comment box at sa abot po ng aming makakaya. Ito po ay aming sasagutin during the session. At sa mga nais naman po mag-share, meron po kayong chance na manalo ng ating pinagmamalaking sobrang gandang Japino Mag. At ito po ay... meron pa nga pala. Ito pa po. Itong from... Chubu Central Air International Airport, meron po tayong sponsor. Naks talaga, may sponsor na tayo. Meron po siyang, malito kuya. Mga, ano lang yan, mga tawag ng souvenirs, no? Souvenirs po from Central Air. So, kasabay po namin siyang ipapadala nitong Japino Mag. So, yun po mag-share ng aming live for today. Meron po kayong chance na manalo at... sabay po itong ipapadala sa inyo. At nais lang din po namin sabihin na ang yung shipment po natin is for Japan only. So, yun po. Kung meron kayong katanungan, mamaya hopefully masagot natin. Yes. May mga nag-post na ng mga katanungan. So, mamaya po titignan natin kung masasagot natin. Isa-isahin po natin yung babasahin, mm-hmm, at sa abot po ng aming ng kakayahan. Ito po ay aming sasagutin during the session. Yes po. So, punta na tayo sa ating main topic for today. Yung topic po natin ngayon, yung permanent resident, no? Yung application for permanent visa, ano yung mga kailangan, no? Yes. Actually, kasi maraming mga inquiries, no? Sa mga PM, maraming nagtatanong, Kuya, ano ba yung paano kumuha ng permanent, ganyan. Ano yung mga requirements na kailangan, at saka kung yung mga dapat nilang gawin, na, syempre, ito po, sobrang laking tulong para sa lahat dahil
Although na na-mention naman na ito sa ibang group, I think na sa ibang page na-mention na din, natalakay na din ito, 'di ba? Pero para sa dagdag na kaalaman, para sa mga hindi pa nakakaalam. So, yun, ano, correct po 'yun kasi natalakay na 'to ng ibang mga sa ibang mga lugar. Actually nasa website din po nila. Kaya lang ang available lang so far ngayon yung nasa Nihongo, no? So, yung information na nakuha natin in Japanese, sinikap lang natin translate sa English, tapos yun po yung sisikapin natin maipaliwanag for today. Pero, so bago po yun, yung permanent kasi ito yung last na, kumbaga sa ano, yugto ng ating mga foreigner dito sa Japan. Ano? So, ibig sabihin, kung ikaw ay long-term ka, so mag-start ka ng 1 year, naging 3 years, tapos may 5 years, tapos yung permanent, no? Ngayon, ang malaking kaibahan lang kasi dati, medyo mabilis yung proseso at madali lang. Ano? Ang dali before. Kaya lang ngayon, dahil sa nagiging mahigpit, of course, maraming mga hindi kanais-nais na naging nagawan, no? Sa mga panahon ng mga nagiging permanent. So, minabuti ng ano na maghigpit lalo, no? Actually, may isa pa rin ano mamaya, babanggitin ko na lang po mamaya after ng ating explanation tungkol dito sa permanent. So, yun po, ano po ba yung mga kailangan natin para sa ano requirements? So, ano po yung ating mga yung requirements natin for long-term resident? Unang-una po ay application form, one copy. Can we show the picture, please? Meron po tayong listahan dito para maging gabay natin, ano? So, yun po. Yung katulad ng sinabi ni Ms. Lala, una, yung ating number one is the application form. So, ang application form po, pwede kayong humingi mismo sa immigration office doon at makakahingi din kayo ng list of requirements. Ngayon, yung list of requirements na binibigay sa immigration, merong in Japanese po siya, 5 pages siya, no? So pero merong mga may pan ano tatong lugar na meron English. Lang English pero hindi lahat sa translated. Mm-hmm. Yung parang pinakaimportante lang. But still kailangan niyo pa ring ipa-translate or subukan nating paliwanag ngayon para mas maging malino sa atin lahat. Opo. Ano? So yung application form, pwede ho kayong humingi sa kanila or pwede i-download. Download kung meron kayong printer o kaya pwede kayo sa convenience store, no? Opo. Kung medyo mahirap pumunta sa immigration office. Immigration. Kaya okay, i-download na lang po nila para mas convenient. Mm. Number 2 po is picture for 4 cm by 3 cm. Isang piraso din po. Mm. Ito yung parang passport size, di ba? Yes. Oh, so, nakita naman natin sa photo me, di ba? May mga photo me dito. Actually, mas maganda na nga ngayon. Oh, di ba? Kasi pwede na. Mo na siyang, ano eh, yung may parang na siyang may beauty plus. Tapos pwede mo pa siyang i-add doon sa yeah, i-download yung data doon sa iyong cellphone. So, yun. Basta ang usual naman po dito, walang background na ano, kundi kung ano yung kulay blue lang, no? Kulay blue. Yun at saka, ano, dito nila yung kanilang tenga. Kakita niya sa passport. Walang repitokes. Walang earrings. Walang earrings, wala rin sombrero, of course. So, yun. Yung mga Megan eh. Ngayon sa picture, lalagay nyo lang ng signature o pangalan ninyo yung ilikod ng picture. Ng picture. Pag kayo nag-submit kasama ng mga requirements na babanggitin natin. No? So, huwag nyo kalilimutan, lagyan ng pangalan ninyo yung likod. Yung signature. Hmm. So, yun. Tapos, ang under 16 years old, hindi na ho siya kailangan actually ng picture. No? So, hindi parang sa residence card, walang picture ang residence card kapag below 16 years old. Ngayon, kapag naging 16 na, di ba, hihingan na nila ng picture. So, kung ikaw, halimbawa, naging permanent ka before 16 years old, wala kang picture pa doon, ngayon, pag nag-16 ka na, i-require ka ng immigration na pumunta sa kanila para i-renew yung residence card. Tapos may lalagyan na siya ng picture. Yes. Okay? Number 3 is explanation letter.
So, ito po yung isang medyo madugo, no? Kasi basically, ang layo ni nitong explanation letter, parang sasalaysay natin dito or appeal natin ito para ano ba ang gusto nating, bakit natin gustong manirahan permanente dito sa Japan. Sa Japan. So, ilalagay niya ng mga makabagbag damdamin, no? Na mga istorya, tanda mo pa ba, kuya, kung nalalagay mo dyan? Ako, tanda ko pa talaga eh. Sinulat ko na, syempre, gusto kong makasama ng habang buhay ang aking asawa, mapaglingkuran ko siya. Yung pang ganyan talaga, mga... Pero after makakuha ng permanent, hiwalay na. Hindi naman. Pero ano, ganyan yung mga sinulat ko na nagustuhan ko talaga ang culture dito sa Japan, na talagang gusto kong manirahan dito na habang buhay. Yung ganun yung mga tipong pwede nilang isulat na, for example, kung meron silang anak dito na kinakailangan nilang gabayan yung kanilang mga anak, eh since ako, wala naman dito yung aking anak, kaya isinulat ko nilang na gusto kong makasama yung husband ko, yung mapaglingkuran ko siya ng habang buhay dito. Yun yung aking drama effect. Basta nasa sa inyo naman yan eh. Pero, I mean, wala naman kasi siyang format, ano? Oo. Sabihin, wala siyang form na kailangan. Basta free, ano ho yan? Free format yan. Mm-hmm. So, isusulat niyo lang siya kahit noon sa Tagalog. Kaya lang, kapag sinubmit niyo in Tagalog, kailangan din ito ng Japanese translation. So, yun. Pag kayo gumawa kayo ng sulat, ng explanation letter, then kailangan po ninyong ipa-translate ito at i-attach nyo to doon. So, yun. Kaya mahalaga yung explanation letter kasi dito mo sinasabi kung bakit mo gusto maging permanent resident dito sa Japan. Minsan kasi talagang dyan nila, binabasa talaga nila yan, binibase nila yung explanation mo kung ano eh. Ngayon, of course, alam naman natin ang mga Pinoy, teksto. Sabihin ng teksto, yung ano lang. Tekitoni. Kung ano lang yung ano. Lang yung maisulat. Maisulat. No? Pero talagang payo as payo bilang kaibigan, isulat nila yung talagang yung makakaantig ng puso. Mm. Di ba? Nung babasa. Lalang, gusto ko lang maglibot sa Japan. Okay, maglibot ka. So, yun. Depende sa inyong kalagayan kasi yan, di ba? So, may pamilya kayo, may anak kayo dito, may asawa kayo dito. Siyempre, yun yung isang unang pinakapangunahin, ano? Tapos, kung meron kayong mga pangarap sa buhay, na siyempre, parang ma-fulfill, makukuha natin yan dito sa Japan or malaki yung possibility na makuha natin dito sa Japan, no? Tapos, idagdag nyo na rin dyan kung ano yung pupwede ninyong ma-contribute sa Japanese society. Ayan, isa po yan. Good, nako, ayan, sobrang ganda niyang, ano na yan, na malaking point yan. Pogi points yan. Oo, dagdag pogi points yan. Dagdag pogi points yan. So, it's been kung gusto ninyong, kung ano yung inyong micro-contribute sa society. Of course, maliban doon sa nagbabayad tayo ng tax, ng ano. Pero siyempre, ano yung ating partisipasyon, no? Doon sa ating community, sa ating tinitirhan, no? Opo. So mamaya, may mga pagkatalakay din tayo dyan kung ano yung mga pogi points pa, the pogi points. Number four is documents to prove your identity or relationship. Ito naman po, siyempre maliban doon sa passport, siyempre kailangan nating ma-prove yung ating... Family register or kasikitohon. Birth certificate, marriage certificate, at recognition certificate or NINCHI. So ito yung mga, bawa, kasi may mga nagkaroon ng anak sa Hapon pero hindi naman kasal. So ang visa is, kaya siya naging long term dahil yung anak niya ang nagbigay ng visa dahil na NINCHI ng tatay na Hapon. So yun, pati yung NINCHI certificate, no, yung... Ninchi Todoke, yung may Kisaiji Koshomensyo na tinatawag. So, ibig sabihin, hindi lang yung mga iba pang naka-attach na documents doon sa Ninchi Todoke. Opo. Tapos, ang tatandaan natin, yung mga documents na isasubmit natin ay, una, yung mga galing sa Japan ay within 3 months lang yung validity. Lalo na yung Kosekitoho, no? Pero yung Ninchi Todoke, halos wala namang pagbabago yan. Kaya okay lang yan. Pero yung Kosekitohong. Jumiyo, lahat po yan. 3 months lang po siya. Kasi fluid, nagbabago madalas yung
laman yan, ano? Opo. Kung lalo na kung active yung may-ari ng Kosekitohong. Tapos yung mga galing naman sa Pilipinas, wala naman nire-require na petsa, pero kailangan ng Japanese translation, ng mga marriage certificate na galing sa Pilipinas, ng mga birth certificate, o kaya kung kayo ay single, yung single certificate. Kasi kung wala naman kayo asawa, wala naman kayo marriage certificate. So, instead, ang isasubmit niyo ay yung inyong... Naka-red ribbon to, kuya? Wala naman nakalagay kung may red ribbon o wala. So, kung kakayanin, kung sa maximum, pwede kung merong red ribbon. Pero kung hindi talaga, kasi mahirap ang mapukuha ng red ribbon. Oh, yes. O yung tinatawag sa atin na apostil. Hindi na pala red ribbon. Hindi na pala siya red ribbon. Apostil sobrang na ngayon. Makaluma na ang lola mo. So, apostil na ngayon. Apostil na nga pala. Kasi una, yung halimbawa, yung mga birth certificate sa atin, nakakuha tayo ng copy niyan through online sa PSA, so hindi nyo na kailangan mag-utos pa sa Pilipinas kasi may kamag-anak nga kayo, mas mahal pa yata po nag-utos. Ano? Yes. Samantalang sa PSA online, 2,500 na lang isang document. Okay. So, makakuha kayo noon, papadala sa inyo dito sa Japan. Ngayon, wala akong kasamang apostil yun. Ang apostil kasi, nakukuha yan sa DFA. Ngayon, nagre-require pa sila na, kailangan pa sila na special power of attorney na authenticated ng konsulado. So, sabihin, yung pakukuhanin mo doon ng documents mo, ng apostil, bibigyan mo pa siya ng SPA. SPA. So, kailangan mo pang mag-set up o kumuha pumunta ng schedule. Pumunta pa sila sa consulate. Konsulado para mag-execute ng SPA. Mm-hmm. Tapos yun pa ipapadala. So, patay na yung kabayo. Marikotitos pala to. Oo. Kaya, since nawala naman sinasabing with apostil, pwede so, na palang, pwede ano na lang, direct na lang nila sa ano. Okay. So, number 5 is resident certificate of all members of household or Juminhyo. Mm-hmm. Yung Juminhyo, alam naman natin sa mga taga-Japan. So, nandito po sa Japan. So, dito po lahat nakalagay kung ano yung inyong mga, kung sino yung nasa household niyo. Ibig sabihin kung sino yung mga nakarehistro doon sa address na yon. So, kung kayo may asawa, siyempre, pati yung mga anak ninyo, so lahat supposedly nakalagay yan. So, kailangan lahat ng members ng inyong household ay nakalagay dito. So, pag-request nila ng Juminhyo, sasabihin nila doon yung lahat. Pwera lang. Lahat ng members. Lahat ano? Ng members. Tapos yung lahat ng details. Kasi pwede i-omit yun eh. Mm-mm. Pwera lang yung tinatawag na my number. Mm-mm. Yung my number, hindi kailangan yun. So, ang payo ng immigration ay huwag niyo nang isama yung my number ninyo doon sa copy ng Juminhyo. Kasi yung my number is personal ano yan. Sabihin kung kumbaga sa ano, malaki ang damage kapag nakuha ng ibang tao yung inyong my number. Kasi it pertains sa tax ninyo, sa banko ninyo, sa mga financial activity ninyo, no? So, huwag nyo na pong ipasama sa pagkuha nyo ng Juminhyo yung inyong my number. O, yung data, yung... Kasi pwede po siyang ipa-omit. Papa-omit, no? So, pero lahat nyo kailangan ilagay doon, yung inyong yung residence card number, yung inyong mga... Basta yung mga data ninyo lahat, maliban lang nung sa my number. The rest po, pwede nyo po siyang ipalagay. Kasi tatanong doon kung anong ilalagay. May check-checkan sila doon kung ano yung mga kung ilalagay. Ako kasi usually pinapalagay ko lahat. Mm-hmm. Pero pag-apply pala ng permanent residence, is papa-omit nila ang my number. Miski sa general rule, kahit na anong i-apply mo, kung hindi rin lang kailangan ng my number mo, huwag niyo ipapalagay sa Juminhyo. Kasi di ba, minsan nagsasubmit tayo sa konsulado ng Juminhyo or ano, ipapa-omit niyo lang yung my number kasi wala naman nangangailangan yan. Yes. Okay, next po. Number 6 is documents showing occupation, financial ability, etc. So, ito po yung mga madudugong mga part, no, ng ating una mga po, requirements. Certificate of employment. B is if self-employed, copy of final tax return, business permit. If unemployed, write the reason. So, ito yung number 6, yung parang ipapakita po dito yung kapasidad, yung kakayahan ninyong mabuhay financially dito sa Japan, no? Mm-hmm. So, kailangan meron kayong tawag doon,
eto stable na trabaho, at saka yung medyo ano tawag doon. Meron kasi mga trabaho na hindi kinikilala ng immigration. Yes. Lalo na yung mga tinatawag na umise, no? Opo. Sabihin masakit man ano isipin pero sa immigration hindi nila ano kinoconsider stable. Na stable ang trabaho sa mga umise. So most likely ang inaano natin diyan pero siyempre hindi ibig sabihin hindi pwede. Pwedeng mag-apply pero once na sila nagbabayad naman ng tax kahit na kayo po ay nagtatrabaho sa panggabi mayroon din po kayong chance or hindi pala chance karapatan niyo din po na makakuha ng permanent residency. So yun po yung kailangan ninyo yung certificate of employment ng kung saan kayo nagtatrabaho. Ngayon kung isa, dalawa or yung mga pinagtatrabahuan ninyo, then mas maganda kung dalawa yung certificate na may sasubmit ninyo. Kasi kung kayo nasa umise, then nagbabayto kayo. Nagbabayto sila like, sa cleaner, for example, sa hotel. Yun, kailangan mas maganda nyo, yun. Para may pakita ninyo na day and night yung inyong trabaho. Kambatiru, kumbaga. Yes. So, yun po. Ngayon yung sinasabing if self-employed, kasi merong mga, ano, sabihin yung mga sariling negosyo, di ba? May-ari ng umise or mga restaurant, o kaya yung mga online sellers. Oh, yes. Kung ano-ano pa, no? Basta meron kayong, sabihin, hindi kayo nangangamuhan, hindi kayo nagkatrabaho sa isang emplea, sa isang kumpanya, tapos instead meron kayong sariling pinagkakakitaan. Ang kailangan po dito ay yung inyong copy ng inyong final tax return, no? At saka business permit. Saka yung mga business permit. Kasi kung nag-umisi ka or may restaurant ka, meron po mga business permit yan. So dapat po talaga legal. Even mga online yata, online sellers, yes, meron ano. Yes, nagbabayad na sila din ngayon ng mga taxes nila. At saka meron din silang business permit. So yun, pwede ninyong ipa-rehistro yung inyong negosyo kahit na siya online sellers, no? So tapos yung isang ano naman yung sinasabing unemployed no kasi siyempre pag yung unemployed bakit i-explain niyo doon bakit kayo wala pong trabaho ngayon kung kayo ay may sakit dahil hindi kayo makapagtrabaho then ipapaliwanag niyo yan or kung halimbawa meron naman nagsusuport sa inyo so ipapaliwanag niyo din yun ano kasi lalo na kung siyempre kung dito, may anak kayo, busy kayo sa ano ng mga bata, pag-aalaga, so hindi na kailangan magtrabaho. Pero yung asawa ninyo ang nagtatrabaho para sa inyo, sumusuporta. Opo. No? So mamaya natalakay natin yung doon sa mga bahagi ng mga ano. Yes. Number 7 is proof of income of the applicant or supporter. Nandito po ang residence tax or junize for 5 years. Tax payment, no say show men show, 5 years po. At iba pa yung pong savings bank book. So yun, kaya sinasabi dito na yung aplikante at saka yung mga taong sumusuporta. Katulad ng binabanggit natin kanina doon sa number 6, kung hindi kayo nagtatrabaho at yung asawa ninyo ang nagtatrabaho, so instead yung sa inyo, yung sa asawa ninyo, ng asawa. Ang kailangan ilalabas. Natin. So unang-una dyan yung Juminze. For five years, no? Dati, 3 years lang yan eh. Oo so, naging five na naging pala five siya ngayon. So, yung sabihin kung 20, kasi 20, 21 pa lang yung ngayon. So, 21, 20, 19, 18, 17. So, kailan yung 17? From 17. So, kung Japanese calendar na 17, 18, 19, 20, 21, 5 years, yun yung prepare ninyo. So, kaya kung babalikan natin ngayon, ano yun, 21? 21, 20, 19, 18, 17. Yun. 2017 na. 2017 so, ang pinaka nilang i-produce na Juminze. Sabihin, ito yung mga residence tax, no? Na binabayad natin. Ang dami kasi nyo itong mga Juminze na to eh. So tapos yung isa pa, yung inyong yung salary noze naman. Noze shomesho. Noze shomesho. Ito makukuha nyo rin ito sa City Hall. Miski yung Juminze rin sa City Hall kung saan kayo nakarehistro. Ngayon, may sinasabi dito kung halimbawa wala kayong 5 years, so kung ano yung available na year ninyo,
walang... Let's say, kunwari, yun lang yung nakapagtrabaho sila, mga 3 years pa lang yung nakakapagtrabaho. So, nga na, di ba? Oo. Pero, yung kanilang passbook, pwede din nilang isama na karagdagan. Karagdagang, ano, kumbaga, supporting. Oo, supporting papers nila. Tapos, meron kasing mga nagtatrabaho na zero ang binabayaran na tax, no? Mm. So, kailangan niyo pa rin kumuha ng certificate. Kaya yes, kahit na wala kayong binabayaran. Iba kasi yung hindi nagbabayad doon sa walang binabayaran, no? Sabihin, pag kayo ay nag-apply ng or nag-apply kayo ng income tax ninyo, tapos kinukwenta kasi yan kung ilan yung inyong dependent, kung magkano ang inyong sinweldo. So, plus minus yan. So, kung halimbawang nasa category kayo ng zero, lalo na yung lumalagpas ng 103 lapad 100, annually. 103 lapad, exempted yan. Exempted yan, so zero. Hanggang 150 yata. Parang ibra, meron na siyang ano. Pero alam ko, 103. 103 talaga yung ano. Pero annually yan, ano? So, ibig sabihin, sabung isang taon. So, ang sinuswelo niya lang yung sa isang... 8 lapad. Oo, mga 8 safe lapad. Safe ka nun sa isang buwan. Pero ang question dyan, paano kayo nagugulat? Oo. Walang lapad lang. Ano. So, magbibigay kayo ng mga panibagong mga ebidensya dyan kung ano yung inyo. Katulad na binanggit kanina, kung meron kayong mga bank account savings, opo, so yun, pwede nyo idagdag yan para maipatunayan na kayo ay may kakayahan na mag-support ng inyong sarili or yung bank account ng inyong supporter, no? Yes. So dalawa ho 'yan. So if you mean either pala 'yan, ano? So if you mean kung kayo mismong aplikante or yung mga supporter, yung katulad ng sinasabi natin kanina kung ang asawa ninyo ang nagtatrabaho, so yung papel ng asawa ninyo ang lahat na kailangan nating i-submit. Opo. So 'yun. Ngayon, kung ano man yung ano man yung mga hindi kayang i-submit natin, basta kailangan lagyan natin ng reason o ng sulat, explanation kung bakit hindi natin ma-produce yung ano. Tapos i-produce natin kung ano yung mga available na mga documents na hawak natin, no? So nasa 7 na po tayo, pwede so, pa tayong mag-shout out muna. Ibatiin muna natin yung ating mga Nelia Langubegaso, ano pong ibig sabihin ng designated activity visa? Yun, mahirap. Pag sinabing designated activity visa, hindi lang ako sure, no? Pero ito yung mga, kaya lang siya nandito dahil dun sa particular na dahilan nung kanyang dapat gawin dito. Halimbawa, trainee, nasa ganong kategorya lang din ang designated na mga activity. So, yun ho yung mga, meron pa yung, may ano dyan eh, humanities, no? Humanitarian visa. Hindi, iba pa yung humanities sa humanitarian visa. Ah, yung humanities, ito yung mga parang nag-rank up ka para makakuha ka ng humanities, para for humanities, no? So, andyan yung mga, parang trainees din yan eh. So, nag-rank up ka yan. O kaya yung mga teachers o kaya yung mga professionals, no? Mga engineering, mga professors, IT. Mga IT kanke, mga so yun yung mga particular designated activities. Yes. So, I mean, halimbawa kung ikaw ay church worker, pare o kaya mga madre yan, mga sa religious ano, yan yung mga designated activities. So usually hindi po sila allowed na gumawa other than doon sa kanilang itinalagang ano. Opo. So, yun. Kaya yun po yung ano. So far, yun lang yung pagkakaintindi ko doon sa designated activity visa. Esperanza Fariscal, konnichiwa po. Hello, Miss Esperanza. Konnichiwa. Tanaka Dauri, hello po. Hello. Nelia Langub Begaso, at ano pong ibig sabihin ng humanitarian visa? Humanity siguro yan. Kasi iba yung humanitarian visa. Wala naman yung humanitarian visa. So, ibig sabihin, humanitarian reason, kaya kayo binibigyan ng special permission ng visa. Pero iba ho yung humanities, no? Yung kanina pinaliwanag. Yung humanitarian kasi na sinasabi nila ngayon, nagkakaroon ito ng, for example, kuya, may sakit. Mm-hmm. May sakit, kunwari, ooperahan ako, wala sa akin mag-aalaga. Ngayon, di ba, wala, stop ang tourist natin ngayon. May pwede kong i-apply ngayon ng visa ang pamilya ko through humanitarian ang reason. Mm-hmm.
dahil wala sa akin mag-aalaga, binibigyan naman nila yun ng permiso. Pero, yung kinakalamin yung mga supporting papers galing ng hospital, nakatunayan eh, may sakit ako. Actually, mahirap mong sabihin, walang humanitarian consideration ng Japanese. Wala nga talaga. Kaya halimbawa, yung katulad ng case na binrotop natin, yung kay, ano, yung Kagawaken. Sa Kagawaken. Si, ano, nakalimutan din si Wasserta. Yun na yun. Actually, yung kapatid at saka yung tsahi niya ay galing sa Pilipinas sa panahon ng, ano, COVID yan pandemic. So, sabihin, hindi pa siya allowed yung tourist. Mm-hmm. Pero dahil ito ay government to government, ibig sabihin, ni-request ng DFA Manila doon sa gobyerno ng Japan or through the Japan Embassy sa Manila, kaya nabigyan ng visa. Pero maliban doon, wala akong pang naririnig so far yung humanitarian reason. Ano? Kasi sobrang hirap po nitong kuhanin din. Hindi siya basta-basta na kaya, kukuha. Kung ganun yung pagkakain, ibig sabihin nyo ng humanitarian visa, yun po yun. Pero iba naman yung humanities, no? Katulad ng binanggit kanina, yung mga designated activities ay mga parang refugee. Okay? Michelle Daidora, designated activity visa refugee. Yes, isa po yan sa isang example. Pero alam ko wala na yata nagbibigay ngayon ng refugees visa. Diba? Na ano na siya, na-canceled na. So, Ima Bermudo, konnichiwa. Konnichiwa. At saka yung pong ating mga watching-watching. Dennis Daos is watching. Kat Garcia is watching. Hello. Joy Bernardo, share done po. Thank you po, Miss Joy. Ima Bermudo, galing po Cebu International Airport. Work po. Oh, wow. Sarisama des. Buti po kayo, may work kayo dyan sa airport. At ingat din po ha, dahil ano, gumagalang. Hima sa airport, di ba? Kasi maraming cancel, di ba? Julieta Ando, hello po. Hello din po. Conrad Santos is watching. Hello, Manong. Sandy Palomo, nice to see you both again. Thank you po, Kuya. Oksama, good PM. Hello, Oksama. Oksama, ikaw yun. Hindi ako yun. Okay, may ano tayo ng ano. Hindi yung pangalan niya, Kuya Oksama eh. Wena Aso is watching. Hello, Wena. It's Anna 2. Ano po permanent requirement pag kumuha ng permanent visa po? Yan, samahan niyo kami hanggang sa katapusan na itong session. At dinidiscuss po namin ngayon isa-isa. Nelia Lamubegaso, share dan po. Good evening po. Sana po itapit niyo po residence card and alien card. Marami pa rin po kasing kababayan na alien card ang sinasabi since matagal nang wala ang alien card. Yes, matagal na po tayong walang alien card. Residence card na po ang ating ang tawag diyan ngayon sa ating alien card. Yung dating ating alien registration card, ito po ngayon ay kasi alam niyo naman ng Pinoy kung ano yung unang natutunan natin, nakanaka hindi na siya maalis sa ating isip. Oh, so, po. Hindi na po siya alien card, kundi residence card. Even sa Japanese po, iba na siya, no? Diba? Zaryu Kado na siya. Zaryu Kado. Dati kasi Gaiko Kojintoroku Show, diba? Yun yung alien card. Pero ngayon, Zaryu Kado, kaya yung residence card. Actually, ang kaibahan lang po niyan ay dati, yung alien card ay ini-issue ng City Hall, hindi ng immigration. Kaya kahit wala kayong visa, merong alien card, no? Lalo na kayong kayo ay nagpapaninchi pero wala pa kayong visa, ganun. Ngayon, kaya ang residence card naman ay immigration ang nag-i-issue ng residence card. Yes. Kaya pag kayo nag-apply ng visa na aprubahan, kasama na yung inyong residence card. Or kaya, kung galing kayo sa Pilipinas, meron kayong eligibility. So, nabigyan kayo ng pumasok ng Japan. So, sa airport pa lang, bibigyan kayo ng residence card. So, hanggang sa mag-expire yun. Opo. Tapos, magre-renew kayo doon din sa immigration. Kaya kung wala kayong visa, pupunta kayo doon, sabihin nyo residence card,
out na kagad yun. So, doon palang huliin na kayo. Mapapauwi na po kayo doon. Unlike before, ne? So, Lara Kikuchi, good PM po. Oh, good PM from Sendai. Hello po ate. Teresa Bayro Manahan, may anak ho ako dyan, may asawa hapon. Permanent resident siya. Pwede rin ba yung kapatid niya maging permanent din? Ano po ba yung visa ng kapatid niya? Opo. So, yun yung... Ngayon, tinatalakay natin kung ano yung mga requirements, no? So, kailangan at least meron kang 3 years ka visa na hawak ngayon. Tapos, at least meron kang 5 years na naninirahan sa Japan. Japan. So, hindi po pwede pa mag-file ng permanent yung 1 year pa lang, no? Yes. So, at least may 3 years ka visa ka ng hawak or more than 5 years ka nang naninirahan sa Japan. Opo. Okay. Ngayon, si... Liliana Cristina Azor, Dan po. Thank you. Okada Kalimas, Irish, Sheridan po, thank you. Si Jean Lozada, hello ate, good afternoon po Kuya Nestor and Miss Lala. Napakalaking tulong po para sa mga kababayan natin ng inyong ginagawa. More power to both of you. Okay po, salamat. Maraming Jean. Salamat din po at ingat po kayo dyan sa Iwate. Jane Miyagi ka. Biases Famador. Good PM po. Pwede po ba makapasok sa Japan from Cebu? Kung kayo ay tourist, hindi pa ho allowed ang tourist. Kung kayo ay resident dito, ibig sabihin may visa kayo, kahit naman po kayo saan galing, basta makakapasok po kayo ng Japan, provided yung mga requirements na kailangan nila para kayo makapasok ng Japan. Opo. Okay. Maria Camarador Can Lai MC. Baka inano lang niya. Esther Nishoka Sheridan po, thank you so much. Ding Kabuhat is watching. Hello, tita. Okay. Connie Tavera. Hepo. Hello po. Hello pala yun. May kapatid po ako sa Japan. Permanent na po siya doon. Pwede po ba ako makakuha ng kapatid ko? Pwede din ba ako ma-permanent? So yun siguro magkakilala itong kanina. Kanina. No? So ano nyo na lang, pakinggan nyo na lang yung ating ang katapusan. Baka masagot po natin yung tanong. Kasi hindi ho malinaw yung inyong tanong. Kaya hindi natin masasagot directly. No? Si Jennifer Agayaga says, tanong ko lang po kung pwede po ba ako makabalik ulit ng Japan. Dati may asawa po ako doon. Tapos naghiwalay na po kami. Pero daladala ko pa din po hanggang ngayon apelyido niya. Dito po kami kinasal sa Pinas. Pero naghiwalay po kami sa Japan. Tanong ko lang po, meron po ba ako pag-asa makabalik ng Japan? Meron din po ako ate sa Japan. Salamat po. Sagot, God bless po. Ito, medyo vague yung tanong. Ano? So, yung sabihin, pwede naman kayo makabalik. Wala naman ang problema. Not unless na hindi kayo na-violate ng, yung sabihin, hindi kayo na-deport before, nakamus kasi. Pero pwede kayo makabalik sa inyong kasalukuyang kalagayan bilang tourist. Pero hindi ho kayo makabalik dito as spouse visa. Dalapan na niya yung apelyido ng asawa niya, hindi po kayo pwedeng bumalik dito unless na lang kung tourist visa or i-invite kayo nung ate nyo dito na nandito sa Japan. Mylene Cabales Nishiwaki, yung bank account po, kailangan po ba i-Xerox? Ay, yung bank account po ba? Yun po, yung kahit yung copy. Ngayon, lang po. Pwede din humingi ho kayo ng tinatawag sa banko mismo, bank certificate. Ito, nandake. Zankin shomesho. Parang yung inyong, yung inyong, tawag dito, halaga kung magkano yung inyong pera sa banko. Yes, bibigyan ho kayo ng certificate na nagaling sa banko. Okay. Kaya request nyo lang po yan sa bank. Ngayon, pwede. Mamaya, tatalakayin po natin yung mga copy-copy, no, kung mga mahihirap kumuha ng mga documents. Christina Rabanera, konnichiwa po. Jennifer Agayaga says,
Share ko po para mapanood po ng ate ko sa Japan. Thank you po. Emeline De La Rosa Murphy, Sheridan, thank you so much. Roda Mina, Sheridan, thank you. Emeline De La Rosa Murphy, hi po, ask ko lang po, pwede po kaya ako makapag-apply ng permanent visa kahit lagi po zero tax ako, work po kasi ako sa business hotel, asawa ko po from abroad ang nagsusuporta sa amin. Basta katulad po ng sinabi ko kanina, kung meron kayong magpapatunay o magpapakita na meron kayong support na natatanggap, kahit po kayo zero, but still, kailangan nyo pa rin kumuha ng Nozei Shomisho at saka yung Juminzei. Opo. Na galing sa City Hall. Kasi whether yan ay zero. No? Basta makikita kasi doon yung income. Ngayon, kung talagang wala rin pala, nakalimutan ko sabihin kanina, yung yung galing sa kumpanya, Genshin Choshu Shio. Hi. Genshin, yung sabihin yung binibigay sa atin pag nagtatrabaho. Hindi. Yung pag December. Yung December, yung bumabalik na, kunwari, na sobrang ka ng bayad ng tax. Hindi naman yung, basta Genshin Choshu, ganyan yung papel yun. Binibigay yon every December sa lahat ng mga empleyado. So, kasama yun yung inyong payslip, supposedly. Oo, so, binibigay ko dun sa ano namin pagka-December. Ngayon, dun pagbabatayan kung meron bang babalik sa inyo. Oo, yun. Or yun. May, kailangan pa may dagdaga sa, ano, yun, sa inyong tax. Jenny Fortes, hello po, konnichiwa. Sana makabalik ulit ako ng Japan. Eh, sana nga po makabalik kayo. Jomel O. Anas, good afternoon, Sir Nestor at Ma'am Evelyn. Hello po, Sir Jomel. Sir. Baka Sir ganyan. Si Sir Jomel. Ang title po ng taano ng aming live ay Kuya. Kuya. At saka si Ate Lala. Hindi, sir. Okada Kalimas, Irish. Tanong ko lang po, 1 year lang palagi binibigay ni immigration na visa sa akin. Ano po kaya dahilan? Wala pang encho. Pang-walong encho ko na this coming June po. Wow. Ang problema dyan po yung inyong income. So, I mean, kung sino ba nagtatrabaho sa inyo, most likely, either mababa ang inyong income or merong hindi kayo binabayarang tax or insurance or yung pension mamaya. Babalikan po natin sa pension. Opo, kaya kung bakit puro one year lang ang ibinibigay. Yun lang po yung most likely na dahilan. Or yung inyong status, yung inyong kalagayan ng inyong visa ay hindi stable. So, ibig sabihin, halimbawa, kasal sa Hapon pero nawawala yung asawang Hapon, hindi malam ako nasaan, halimbawa, mga ganun sitwasyon. Kaya hindi nagiging stable ang visa. So, kung gusto niyo ano, bigay niyo sa amin yung detalye ng inyong, PM niyo na lang yung detalye ng inyong kaso, then magbibigay tayo ng aming comment doon sa inyong sitwasyon. Opo. Para meron pa si Watanabe Romana, pwede ba ako mag-permanent visa? Wala akong work, matagal na, second generation po ako. Eto, yun. Kanina sinabi ko nga na pwede naman kayong mag-apply. Kaya nga lang, tapos sasabihin ninyo kung bakit wala kayong trabaho. Pero kasi ang isang malaking question dyan, kung wala kayong trabaho, sino ang sumusuporta sa inyo? Paano po kayo nabubuhay? Paano kayo nabubuhay dito? Siyempre, kung meron kayong binabayarang apartment, magkano ang inyong mga pangailangan araw-araw, kung may mga anak pa kayo, o paano. So, kung yan ay may asawa kayong nagsusuporta, then yung papeles ng asawa ninyo, so, yun. Ikwento na lang niya po yun sa inyo. Kung ano ba. Meron akong di na nababasa ba, kuya? Oo, sige lang. Shihoray, paano po bang visa application kung gusto mag-hire ng employees galing ng Pilipinas? Yun, ang hindi ko alam. Kasi sa ngayon, kailangan dumaan muna yan sa POA muna, sa POEA, sa Pilipinas. Tapos, kailangan may kumiyay dito. Kumiyay. So, both yan sa Pilipinas at saka sa Japan. Wala kasi ngayon direct hiring. Opo. Kaya, yun yung ano, hindi kayo pwede na ba? Gusto kong mag-employ doon, kukuha kayo hindi tapos. Hindi pwede kasi tinry na namin yan before eh. Ang hirap pala ng proseso. Tapos, refugee dyan na yan. No? Trainees ang babagsakan. Kailangan pumasok muna sila ng POEA. Then yung kumiyay dito sa Japan, yung kukuha sa kanila doon.
Mylene Cabales Nishiwaki, salamat po. You're welcome, ma'am. Okada Kalimas Irish, tanong ko lang po. Ah, baka yung dahilan niya kanina. Dahilan. No? So, hindi nga natin alam yung dahilan, pero posible yung inyong, ano, yung inyong tax, no? Josie De Silva Villapando, Sheridan, thank you so much. Chikay, Sheridan po, thank you. Angela Guide, Sheridan, thank you so much. Emeline De La Rosa Murphy. Okay po, salamat po ng marami. Mag-try po ako mag-apply. Salamat po ng marami. God bless po. God bless us. Hannah Grace, pang second ko na, time ko na po. 3 years ang visa. Okay lang po kaya mag-apply ng permanent kahit naka-cook you ako ngayon. Siyempre, permanent, temporary lang naman yung naka-cook you kayo ngayon. Kaya, pupwede yung ano, kasi may mga kinita kayo before, no? Basta, kung may, at least kung 3 years na yung visa ninyo, more than 5 years na kayo dito, tapos may mga previous payments kayo ng taxes ninyo, pupwede yung pagbataya ng pag-application. Kasi, lahat naman kasi pwedeng itry. So, hindi naman ano, hindi naman natin masasabi kung yan ba ay guaranteed. Hindi, miskin sasabihin po natin dito na pag sinunod mo ito ay garantisado, hindi po tayo ganun. Dahil hindi naman tayo yung nag-check or nag-approve. So, yes. From Watanabe Romana, beneficiary po ako ng anak ko kasi sila ang may trabaho. So, yun yung i-ayon natin. Yun yung i- i-re-reason out. So, yung papeles ng anak ninyo ang mga kailangan dyan. Ang ipoproduce. Shihoray, okay. Salamat po sa pagsagot. You're welcome, ma'am. Okay, salamat din po, Miss Siho. Kung di ako nagkakamali, siya may este, ano? Este, yes. So, yun. Tuloy natin. Again, we would like to continue on the 7th. Pang-8 na po? Pang-8. Pension and medical insurance payment of the applicant or supporter. So, yan. Unang-una po ang pension. Dati, hindi nang hihingi ng... hindi nanghihingi ng requirement kung ikaw ba ay nakapasok sa nengkin o pension. So, ngayon po, required na. Actually, doon sa kanilang website, ang sinasabi lang nila, 2 years ng payment, proof na nagbabayad ka ng pension. Pero may hinihinga na 3 years. Sabi ni Miss Lala kanina, meron... Yung buong kakilala ko, buong lahat ng kanyang hindi nabayaran ng 5 years, pinabayaran sa kanya. So, yun. So, palagay ko, ito is talagang case by case. Kasi yung pension kasi, ho, dapat yan nung start ka pa ng 20 years old, basta nagtrabaho ka rito. Kaya ho, yan, ano, nagtawag doon? Eto, nakalimutan ko yung termino, pero bumabalik po yan, no? So, kung 5 years ka nag-start magtrabaho, dapat bayaran mo yan pag mula 5 years, no? Opo. So, yun yung dapat ninyong i-negotiate with the pension office kung paano yung payment. Kasi, sisingiling kayo ng ano, for 1 year, sisingiling kayo ng ni Jumang, ganyan, eh hindi nyo naman kailangan kasi hindi nyo kayang bayaran dahil meron mga remaining years pa na ni Jumang. Kung 5 taon yan, yakumang yan. So that's 1 million yan. Paano natin pagbabayarin yan sabay-sabay? No? Opo. So kinakailangan natin makapag-negotiate with the pension office kung paano yan ano. So may mga iba-ibang mga dokumento na kailangan para magpatunay na kayo ay nagbabayad. Bawa yung sinasabing pension. Ano yun? Pension regular schedule or nengkin taykeeping. So may format diyan na nakukuha doon sa nengkin office ano. Opo. Tapos yung monthly pension record from nengkin net. Ito po yung pag kayo ay pension payer o kaya may premium kayong binabayaran, pwede po kayong pumasok doon sa nengkin net para makita ninyo yung inyong monthly contribution, kung magkano yung ibinayad ninyo or kailan kayo nag-start. So doon makikita yung kailan kayo nag-start, magkano binabayad ninyo monthly na premium doon sa nengkin ninyo. So yun, either yun po pwede nyo maging ano. Pension payment receipt. O, yung resibo na binabayaran ninyo. No? Yun lang, basically. So, kung halimbawa kayo nagbayad sa banko, so yung mga bank ano transaction lang ipapakita ninyo na magpapatunay na nagbabayad kayo ng 19. So, alin man doon, hindi ko kailangan lahat. Ano? Opo. So, number 2 is medical insurance or health insurance premium payment. Mm-hmm.
So, yung medical insurance, ito naman ay para sa, katulad ng binanggit natin last time. Yung Kokumin Ken, Kohoken. Yung medical insurance ay ito insurance para kung kayo magkakasakit dito sa Japan. So, iba-iba yan. Merong Kokumin Ken, Kohoken, yung national health insurance. Yes, meron naman yung Sakaihoken. Sa Sakaihoken, no? Sa social security so, insurance. Mandatory na din po na kinakailangan po na kayo po ay nagbabayad ng inyong health insurance sa pag-a-apply ng inyong permanent visa. Then, kung kayo po ay self-employed, actually, kahit na kayo ay self-employed, dapat pa rin kayo magbayad ng inyong medical insurance. At ganun din po sa Nenkin, no? Opo. Di ba? Kung ano ba ang sa inyo? Sa amin po kasi siya kayo kayo kami. Siya kayo kayo. So, talagang nandun na siya lahat. Kaltas na siya sa pag... All-in-one na siya eh. So, yung lahat ng inyong magagawa. Hindi na namin binabayaran ng isa-isa. Lahat ng aming, yung mga, hindi pala, mga trabahador na katulad ko. nagbabayad lang kami ng 50%. Ngayon, yung aming sacho, yun ang nagbabayad ng 50%. Oh, yun lang ang kaibahan ng pag yung kumpanya ang ninyo ang yung sasakay hoken, 50-50 yan, ano? 50 sa kumpanya, 50 sa inyo. Ngayon, pag ikay naman ay kukuminkeng kuhoken, tsaka yung inyong pension ay nengkin, ay kukuminengkin, kayo po lahat ang magbabayad, no? Pero hindi naman kasi laki noong katulad nung kinakaltas doon sa sasakay hoken. Yes. So may computation sila kung magkano yung inyong kinikita, depende yan. Sa Sakaihoken kasi usually tayo isang mahigit eh, tatlong lapad mahigit. Kasama na lahat yan, medical insurance, no? Kasama ng lahat yung mga binanggit natin last time, yung Koyohoken na yan. Yung basta yung last topic natin, kasama na siya doon. Kasama yung caregiving, Yes. Insurance. Okay. Number nine is proof of asset of the applicants or supporter. Ito naman yung binabanggit kanina, kung kayo ay mayroong pag-aari, no, o yung inyong asawa ay mayroong pag-aari, no? Lahat naman tayo may pag-aari, pero sabihin ba, bahay at lupa, o kaya kung kayo ay mayroong kaysa na yung maayos naman ang documentation, so yun, kung pwede yung I don't know kung kasama din siyempre dito yung kung may kruma kayo, lalo na kung maganda yung inyong kruma. Baka mabigyan ng ng timbang, no? Yung assets. Ganun ba? Siyempre, asset din yan, di ba? Sa bagay, binili nila yan eh. So, yun. Number 10 is passport. Yun, yan. Of course, yung inyong passport. Ano, opo, basically, passport din yun. Expired. Hindi expired, ano? Kasi, kailangan ito for inyong, sa inyong identification. Kasi yes. Dito, lahat nakikita yung inyong data doon sa loob ng immigration, ano? So number 11 is residence card. So ito na po yung residence card, yung binabanggit natin kanina, yung copy, no, ng inyong residence card. So hindi mismo, well, i-present niyo nga lang doon yung inyong residence card. Kasi pag na-okayan inyong permanent, papalitan nila yon. So kung dati kayong 3 years o 5 years, lalagay kasi doon na permanent resident. So pero yon, sa panahon ng application, ipapakita niyo lang yon. Then ibabalik sa inyo. Then kung ma-approve kayo, ipipresent niyo ulit yon para palitan, no? Number 12 is documents for guarantor. Unang-una po diyan is letter of guarantee form, hangko, documents, certificate of employment, income certificate for 5 years. So, ito naman yung sa inyong mga guarantor. Iba pa ho yung supporter. Kasi yung supporter, halimbawa, yung katulad binabanggit natin kanina na hindi kayo nakakapagtrabaho, sino ang nagsusuporta sa inyo, no? So, katulad ko, asawa ko. Sino nagpapakain sa inyo? Parang ganun. Yun po, pagka-supporter, asawa ko. Pero usually, kung kaya may asawang hapon, yung guarantor niyo, yung asawa niyo. Yes. Rin. So, nagmi-mix-mix lang yan. Ngayon, so, pwede rin kumuha ng ibang guarantor? Pag may asawa kayo, usually, yung asawa na ang guarantor. Kasi siya ang mas nakakaalam o nakakilala sa iyo at saka mag-take ng responsibility sa iyo in terms of financial o kaya sa mga batas-batas. Ano. So, ang pinaka-the best talaga kung may asawa kayo is yung inyong
yung pong asawa niyo magagarantor sa inyo. So ang mga kailangan po diyan yung guarantee form, no? Fill upan lang ngayon tapos hahangkuhan ngayon. Nakukuha din po 'yan sa immigration. At saka sa website nila. Opo, sa website nila. Pwede nyo po siyang i-download. Pwede kayo makakuha in English or in Japanese, no? Kasi kung, halimbawa, sabihin ng Hapon, lalo na yung mga hindi asawang guarantor, hindi alam ng Hapon kung ano yung pinipirma nila, kaya po pwede nyo i-download yung... In Japanese. In Japanese na kanilang para alam na nila. Or at the same time, mag-download na rin kayo ng English. Yes. Para reference lang, pero isa lang kailangan ninyo i-submit. Ngayon, nag-take note dito yung income certificate for 5 years din. Yes. At saka yung usually, nanghihingi din ng certificate of employment, no? Nung inyong guarantor. Ngayon, actually may mga nagtatanong hindi lang sa pag-apply ng permanent, no? Yung pag-apply ng guarantor, kahit ano po ang inyong ina-apply dito sa Japan, kahit kayo ay long-term, 1 year pa lang ina-apply nyo, 3 years or 5 years, or permanent, kailangan lahat po ng guarantor. Walang hindi nangangailangan ng guarantor. Kasi sabihin ng isa, ako naman sumusuporta sa sarili ko eh. Yun ay para sa sarili nyo. Iba pa yung guarantor. In case na mawalan kayo ng kakayahan na magbayad or sino yung mag-take ng responsibility sa inyo. So kaya po kailangan ng guarantor. Kaya definitely kailangan ng guarantor. So, yun. Ngayon, hindi naman po kailangan lahat Japanese yung maging guarantor. Eh. Kung permanent yung ina-apply ninyo, at least yung permanent visa, kahit ibang nasyon, kahit Pilipino, po pwede nyo maging guarantor sa inyong application. Number 13, materials related to contributions to Japan if available. Ito ano pong ibig sabihin nito? Ito yung sinasabi natin kanina na baka mayroon, sabihin, depende yan sa inyong activity, baka mayroon kayong mga citations, mga award na nakuha, mga commendations, recommended kayo ng inyong ng kumpanya. Or ng group kung kayo ay nasa nag-volunteer kayo sa mga NGOs o mga NPOs, so pwede silang magbigay ng mga parang certificate na magpapatunay na kayo ay sumasama kayo sa kanilang mga activities, no? Dagdag points po yan. Dagdag pogi points. Kaya so, yung pagsama dyan sa mga, for example, yung mga NGOs, yung mga Philippine organization, na katunayan na kayo ay tumutulong para sa community, dagdag pogi points po yan pag a-apply nyo ng inyong permanent residency. Or kaya halimbawa, mga nandito kayo sa... So, sa panahon na nandito kayo sa Japan, yung mga nakakuha ng mga certificate, halimbawa, nag-aral kayo ng ganito. Ah, yes. O kaya, halimbawa, yung JLPT ninyo, nakakuha kayo ng one. Kahit na entry. N1, N2. Kasi entry, may pagyayabang ba yun? Kuya, napakahirap kuhanin ng N1. Hindi kaya, buhay yan. The more na po pwede mong ipagyabang kung N2, N1 yung nakakuha, diba? So, sabihin po pwede mong i-submit kasi may certificate naman yan binibigay. Opo. So, yung mga gano'n, yung mga halimbawa. Dagdaganda yan. Dagdaganda points yan. Tsaka yung mga Chicago na nakuha ninyo, dito ba sa Japan? Nag-operator. Kung nag-operator kayo ng, tawag dito, ng antagon. Yung bumubuhat ng gano'n. Eto. Forklift na. Yung mga gano'n. Mga gano'n ba? At tsaka yung mga yumbo, yung sa mga lalaki naman, yung mga nagtrabaho sa Gemba. Basta may certificate. Kaya nila nung mga sa Gemba-Gemba na ganyan. Yun, mga karagdagan yung pogi points po yan. Pero siyempre, sa mga babae, depende rin yan sa inyong mga activities. No? So, yes, yung mga nagkuha ng certificate para sa pagpapaganda, yung mga nail art. Mga nail arts, yes. Ganyan. Yung sa eyelashes extensions. Yan po. Number 14 is documents to prove identity if the application is submitted other than the applicant. Ito po, ang binabanggit lang po natin dito is kung hindi kayo available at mayroon kayong ibang representative na mag-a-apply ng inyong application. Usually, nag-a-apply ito doon sa mga nagpapaayos sa abogado or sa mga administrative lawyer, mga immigration lawyer. Okay. So, sila yung magiging representative ninyo na siyang mag-a-apply ng application ninyo, no? So it might requires another sabihin parang yung identity ng tao kung sino ba siya, tapos kasi kung hindi mo po pwedeng wala kayong kaano-ano
magiging representative mo ba yan? Hindi yan pwede ganun. So dadaan din siya sa ano, sa screening kung allowed ba na yung tao na yan na magbigay ng or mag-submit ng application ng inyong permanent. So yun. Tapos kung may hihingin pang mga additional documents. Yes. No? Okay, let's go back naman po ulit dito sa ating tanungan portion at marami na naman yata tayong katanungan. Mm-hmm. Watanabe, Nakagawa, Cora. Ma'am, sir, pwede po ba magtanong? Yes po, pwede po kayo magtanong. Ding Kabuhat, meron ako kasamahan, MAPE teacher, MT2, paano ba mag-apply at saan pwedeng mag-apply? Papunta po ba dito sa Japan? Asa na yun? Ano na yun? Pakiulit. Meron akong kasamahan, MAPE teacher. MAPE? MAPE. Teacher. Music, Art, PE, and Health. Yun. MT. Teacher, MT2. Baka yun yung degree niya, MT, mm-hmm. Master Teacher 2. Mm-hmm. Paano ba mag-apply at saan pwedeng mag-apply? Ito. Kung teacher ka sa Pilipinas, paano ka makakapag-apply papunta dito sa Japan? Sagutin mo na lang ito, di okay. Misding naman eh. Hirap yung tanong niya eh. Pinapahirapan niyo po kami eh. Dahil actually... yan nga po, kahit na ano namang profession ninyo, kahit kayo ay mga... kahit engineer. Engineers. Basta dadaan po lahat yan sa POEA. Yes. Kaya kailangan meron doong... may mga parang ang tawag doon. Nakalimutan ko na. Pasensya na kung ano. Yung merong order ba ng trabaho sa Japan. So tapos, sino yung nagre-recruit dito? Yun nga yung mga kumiyay na sinasabi. O yung sa, hindi naman so, labor union. Pero yun yung, sila yung parang mga nasa gitna ng... Sila po yung mga mediator. Yung mediator between kumpanya tsaka noong empleyado o noong worker. No? So, ibig po sabihin, wala pong direct hiring dito sa Japan na kung gusto nyo po mag-apply ng teacher o gusto nyo mag-apply ng let's say, engineer, eh, hindi po kayo pwede makapag-apply ng direct kahit na meron kayong kakilala na mayroon company dito sa Japan. Dadaan po muna ng POEA dyan, then COMIAI dito sa Japan. Job order. Job order. Then, the rest will follow. Uh-huh. Okay. Si sagot ka, Sir Miss Lala. Nakagawa, Cora. Ma'am, Sir, maari po ba ako ulit? Huh? Maari po ba ako uli ano yun? Ng immigration dahil sa pag-apply ko ng permanent visa na di naman, na di alam ng asawa ko? Maari po bang bawiin ng immigration? Ito saan yun? Ito. Ano pangalan? Ano mo? Ika? Nakagawa, Cora. Mm-hmm. Ma'am, sir, maaari po ba ako ulihin? Ano ba yung ulihin? Hulihin. Maaari po ba akong hulihin ng immigration dahil sa pag-apply ko ng permanent visa na di alam ng asawa ko? Maaari po ba yung bawiin ng immigration? Bawiin ng immigration? Usually, kung kayo ay spouse visa, asawa ninyo ay Hapon, halimbawa, nag-apply kayo ng permanent, dapat alam niya na nag-apply kayo ng permanent kasi siya supposedly yung inyong guarantor. At kung siya na yung inyong supporter, syempre yung mga papeles din niya ang kailangan. Pero kung siya naman is self-employed, palagay ko self-employed eh. Oo, pero spouse visa ka. Kaya, yun lang hindi natin maintindihan, ano? So, basta ang permanent visa ay pwedeng bawiin if sa tingin ng immigration ay mayroong... Nalabag. Oo, mayroong panluloko. Kumbaga, ibig sabihin, hindi tama yung data na binigay natin, no? So, pwede nilang bawiin yan. Kaya medyo pakilinaw lang po yung inyong... Yung tanong para masagot natin ng maayos. Si Oksama, 20 years na ako nagbabayad ng Nenkin. Minsan nakakalungkot. Nakakaltas na monthly. Pag nag-bonus, kinakaltas pa din Nenkin. Yes po. Kasi ay, lahat po. Yan. Basta lahat ng income kinakaltas. Basta po kayo'y may papasok na pera, lahat po yan makakaltasan. Kahit nga insurance ng ano yung, ano ba tawag dito? Semihoken? Hmm. Kinakaltasan din siya ng tax din eh. Hmm.
lahat po nakakartasan, kaya sa isang sa isang positive side naman, although malaki kasi yung binabayaran, ano, kaya medyo mabigat siya. Pero think of yung positive side niya, na ito naman ay makukuha natin, balik sa atin yan, hindi man buong-buo, pero yan ay dun sa pension, no? Paglaki natin. Kaya the more na marami tayong contribution, the more na marami tayong makukuha pagdating ng panahon. Kung konti yung ating contribution, konti lang yung babalik sa atin. Kasi yun lang naman yung usapin ng Nengkin. Ang mahirap na lang dyan, yung medical insurance, hindi ka nagkakasakit pero binabawasan ka. Yun, hindi nababalik yun. No? Okay? Okay, from Shi Horay. Kuya, last time po, binalik po sa akin ang guarantor papers info kasi di ko daw po kailangan ng guarantor dahil matagal na ako sa Japan. Kaso di naman ako nabigyan ng permanent residency. May kaugnayan po ba ang paglabas ng bansa sa hindi nila pagbibigay ng EJUKEN? Nagbabayad naman po ako ng tax. Wow. First time ko lang nakarinig na hindi kailangan ng guarantor, basta kailangan lahat ng guarantor. Kasi ang kasi isa po 'yan sa requirements nila, yung guarantor niyo. So bakit binalik kaya yung papers niya? Hindi niyo po itinanong sa immigration kung bakit ibinalik, hindi na daw kailangan. Ano yung sabihin ng Ms. Siho? Ano ibig sabihin nung may kaugnayan po ba ang paglabas ng bansa sa hindi? Hindi na, kasi lagi siyang out of the country. Hindi naman. Kangkin na yun kasi lalo na kung business, ano yan, wala namang problema. Business matters. Wala namang problema doon. Nagbabayad naman daw siya ng tax. So, ang actually pala, sige. Kung ilang taon na ba siyang nagbabayad ng tax at kung yung bang kinikita niya is nakakasapat, makakasapat para sa pamumuhay dito sa Japan. I think kay Ms. Hiho naman, sapat yung kanyang kinikita. Sapat yung kanyang kinikita. Ngayon, ang pwede niyong gawin, para doon sa mga nag-apply na hindi na-aprubahan, pwede ninyong puntahan yung immigration. Kasi doon sa bibigay ni sa inyong papel, nakalagay lang no, na hindi tinatanggap yung inyong application, general. Pero yan, pwede nilang sabihin sa inyo kung bakit, in particular, pupunta kayo doon. Doon kayo mismo kasi para sigurado silang yung tao mismo na yun ang kausap nila. So, rather go there personally para matanong ninyo kung ano yung naging kinulang. Baka meron kang kinulang lang na papel. So yun, after 1 year po, pwede ka naman mag-reapply ulit. Oo. Okay, tapos si Liz Chai Martin Bustamante. Hello po. Hello ang po, admin Nestor Puno. Always keep safe po, ne? Admin siya ng, Alliance. Alliance of Concerned Filipinos, no? This Chai Martin Bustamante, dapat alam din ng asawa kasi siya ang guarantor niya. Di ko lang maintindihan bakit nag-iisa lang siyang nag-apply. Precisely. Yan nga po. Baka di natin kasi alam po ano yung talagang istorya. So, wait na lang natin. Emilita Sempio is watching. Hello po, tita. Ayaw po kasi niya ako i-apply ng permanent dahil ayaw niya. 8 years na po ako dito. Ayaw po niya ako tulungan, makakuha niyan. Maraming beses na din po ako nakiusap sa kanya, ayaw po niya. Yun naman pala ang reason. Pwede naman yan, sabihin, basta iyaan ninyo. Sasabihin ninyo, tapos kung meron naman kayo, kung nagbabayad naman kayo ng tax and everything, kung clear ang inyong requirements, so tingin ko wala naman yung problema. No? Kasi hindi naman yung asawa ninyo ang magbibigay niyan. Ang immigration. Huwag tayo magkamali na yung asawa natin nagbigay sa atin ng visa or ng permanent. Yung immigration ang nagbibigay niyan. Batay doon sa requirements. So, kung ganun so, ang problema... Ang visa niya is ilang taon kaya ang visa na ni, di kasi natin nakukuha. 8 years na po siya dito. So, pwede na niyang i-apply kung siya naman ay nagbabayad ng tax. Di ba? Di kaya nga, pwede naman yan basta basta yung lahat ng requirements is kaya niya i-produce. Kung gusto ninyo malaman pwede nating ma-PM niyo sa akin kung ano ba yung istorya, yung detalye para mas makapagbigay tayo ng medyo opinion. Kasi ano rin po ang ating oras dito.
limitado rin yung oras natin. So kung mas medyo para mag-particular tayo sa inyong problema, pwede niyong i-PM na lang sa amin. Okay. Si Shiro Hai, binalik po talaga. Mm-hmm. 19 years na po ako at may business po ako since 2012. Mm-hmm. Kita mo nga ano, kita nyo nga po yung ganyan mga situation. 19 years na siya dito, may anak naman, then since 2012, meron na siyang negosyo. Mm-hmm. But the problem is, bakit hindi siya mabigyan ng permanent visa? Mm-hmm. So, kailangan natin detalyado yung situation para ano, kasi hindi natin alam kung may mga loopholes o may mga hindi na na satisfied ang immigration, no? Posible, kasi yun na po ang pwede nating maisip right now. Si Miss Nakagawa Cora, kaya habang tumatagal po ako dito, nag-aaral po ako dito, nag-take ng mga N4 entry, kaya nung ako na nag-apply ng permanent, lahat po ako nang gumawa dahil nakabasa na po, nakasulat, permanent na po. So sa tingin ko, no, wala nang problema yan eh. Ano, ang sinasabi lang natin dito, ang binabawi, yung pakalimbawa, sinasabi mo na nagsasama pa kayo ng asawa mo, pero hindi na pala, ganun. Kaya ngayon sabi kanina na, doon sa reason, nakalagay mo doon na gusto mong makasama habang buhay ang iyong anak-asawa, tapos pagkatapos ng permanent, hiniwalay. Yung mga ganun ba? Or kaya may mga maling dokumento na isinubmit, no? So, yun yung mga basis. Okay, dapat exempted ng mga health workers pag wag po mga hostess. Ano ibig sabihin ko? Saan kaya to? Baka sa pagkuha ng permanent kaya to? Hindi naman tayo nabibigyan ng visa. Opo. Ang immigration po kasi ang nagde-decide kung sino ang kanilang bibigyan ng visa. Pero siyempre, yung ikaw ay nasa umisilang, medyo hindi siya magandang image sa immigration. Kaya kung ako ang tinatanong, kailangan kumuha kayo ng pang-araw na trabaho. Mm-hmm. Tapos parang pang-sustento. Pang-suporta na lang po yung sa gabi. Mm-hmm. Okay, so may note lang ako bago tayo mag-ano, kasi baka tayo ma-late na, no? Medyo, nag-extend na tayo. Mm. Ngayon, yung mga sabi ko nga po dito sa may mga website na po pwede nyo tignan yung detalye ng ating pinag-usapan ngayon. Kaya lang po, ang mga available lang na mga information is in Japanese. So kung po pwede nyo kung lalo na kung may asawa kayong Hapon, po pwede nyo magpaturo para makuha yung detalye, no? So kung ma-aprubahan yung inyong application, may darating sa inyong hagaki, tapos may nakalagay doon na pinagpo-produce kayo or pinagbabayad kayo ng 8,000, no? So yung ang tawag dito, documentary stamp, no? Mm-hmm. Worth 8,000. So ibig sabihin approve yung inyong application. So So ang tagal po nito, sabi ng immigration, 4 months, pero hindi natin alam, no? Pero merong umabot ng 6 months, merong umabot ng 8 months, may umabot din ng 1 year. So kung malinis, kumpleto ang papel, wala nang hingi-hingi pa, madali siguro ang proseso. Kung araw, ang bilis ng labas. Mm-hmm. Ngayon, sobrang dami ng problema, kaya natatambak, no? Hindi natin alam. Tapos lahat ng documents na may galing sa ibang bansa, ibig sabihin galing sa Pilipinas, kaya kailangan lahat may roon Japanese translations. Tapos yun pala yung mga documents ninyo na isasubmit na hirap kayong kuhanin, pwede ninyong isubmit lang ay copy, basta sasabihin niyo sa kanila sa application during the application para ibabalik sa inyo yung mga original, no? Actually, yung mga alba, certificate, kasi one time lang yan nakukuha. Opo. So yun, po pwedeng sabihin lang doon, tapos maghanda kayo ng copy para ibabalik sa inyo yung original. At hindi lang po yan, ano? Kung ano pa yung mga documents ninyo na hirap kayong kumuha. Yun, tapos, so meron din pong consultation counter na po pwede ninyong kontakin sa Regional Immigration Bureau or yung Foreign Resident Information Center, contact 0570
01390 dito po yan sa Nagoya. Sa Nagoya, no? Uh-huh. Or sa Tokyo, yung 03-5796-7112. Yun yung po pwede ninyong pagtanungan para doon sa ibang detalye. So, pwede po yan sa Tagalog? Mm-hmm. Pwede po yan sa Tagalog ba? Hindi lang natin sigurado. So, better na may katabi kayong may katabi kayong marunong mag-Nihongo para sigurado. Opo, kasi baka hindi kayo magkaintindihan. Pero usually, meron dyan English na sumasagot. Hmm. Okay, so meron po ba tayong mga questions? So, si Horay, paki-check na lang natin sa immigration kung pwede natin maitanong kung bakit, ano yung reason. Kung gusto naman ninyo, pwedeng i-ano natin, pag-usapan natin yung detalye, baka meron tayong makita hindi ayos, no? Opo. Pwede nyo pong i-private message si Kuya Nestor para maituro na sa inyo kung, ito pala. Ito pala yung kulang. Or kung mahirapan tayo, pwede tayo mag-consult with the, yung free naman ng mga consultation sa ating mga immigration lawyer. Lawyers. So yun, Miss Lichay, opo, nung araw po, ang bilis ko po na-approve. Yes, mga panahon na yun, no? Talagang mahirap. Madali ang ano. Minsan po kasi nag-iimbestiga rin po ang immigration nang di natin alam. Baka po may nalaman sila sa inyo na di po alam or may mga mistake sa mga papeles po or may kulang. Yes, that is true. Nakagawa ko, Ra. Thank you po, sir, ma'am. Di na po gaano worry. Marami po salamat. At just in case po na meron pa po kayong karagdagan tanong, paki-PM niyo lang po si Kuya Nestor. At 24 hours on duty. As man to Tuiko and sa Madoni. Good evening, Sir Nestor and the staff. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Yes, ayan. So, yun po yung ating paliwanag hinggil sa ating pag-apply ng permanent requirements. So, may nagtanong kasi sa akin last week na ano po ang mga requirements ng permanent visa? Tapos, dibinigay ko yung mga yan, mga info. Ang dami ko pala. Ang dami pala. Kala ko, Jumin Hyo lang. Ay, sus, ginoo ka. pero ito po, parang tulong na din sa kanila. Dahil yung iba kasi, nagre-rely ko nga rin sa abogado, pwede na po kayo hindi magbayad ng abogado, pwede na rin po kayo na mismo sa sarili nyo ang mag-process ng inyong mga papeles. At kung busy naman po inyong mga asawa, pwede kayo na din po ang kumuha niyan. Dahil yan po yung nakukuha naman sa City Hall, at saka sa, usually sa City Hall naman, at yung mga certificate na kailangan eh. Tapos yung mga certificate of employment sa kumpanya, tapos yung gains and chosyo sa kumpanya din yun. Tapos malaman, madagdag ko lang, parang pagsasara na rin. Sabi ko na ang last nating stage sa mga foreigner dito is yung permanent. Pero mayroon po kasi ngayong parang inquiry sa Kongreso na sinasabing tatanggalin yung permanent kapag may mga kondisyon, ano? Una, kapag mayroong violation. Oh, yes. Ng criminal violation, at saka yung mga penalty. Halimbawa, yung mga hindi nakapagbabayad. Tapos yung mga naka-penalty sa pagmamaneho, yung mga malalaki, yung mga simpleng ano lang. Yung mga ganun, yung mga criminal offense, yan. Posibleng maging basis yan. Actually, nagiging basis na ngayon yan. May mga natatanggalan na po. Ngayon, ang isa lang, isang worry ko lang na isang dinadagdag nilang reason para alisin yung permanent. Kapag pumasok ka sa Sekatsuhogo. So, yung sabihin, kung ikaw, wala kang kakayahan talagang magtrabaho dahil marami kang anak o kaya may sakit ka, ang choice mo is Sekatsuhogo. And even City Hall, yun ang inire-recommend nila pag sa tingin nila talagang mahirap ang kalagayan. Ngayon, kung ikaw permanent ka tapos pumasok ka ng Sekatsuhogo, sabihin ng Sekatsuhogo, ito po yung tulong ng gobyerno, i-subsidize yung inyong pangangailangan sa buong buwan. Ano? So, kung halimbawa, kailangan mo 10 lapad, ibigyan ka 10 lapad kasama yung pambayad sa bahay, tsaka yung pang-araw-araw na pangangailangan. So, yun, meron kasi dito ganung servisyo. So, yan, isinusuong po yan dito sa Kongreso dito sa Japan, na yung mga permanent visa na pag nag-apply sila ng Sekatsuhogo is mawalan ng permanent. Permanent.
Actually, ang ngayon, yung mga nakasikat sa Hugo, yung kanina, baka may nagtanong kanina, no? Baka isang case pala dyan, baka nakasikat sa Hugo pala kayo, kaya 1 year lang ng 1 year yung visa na binibigay sa inyo. Usually, ganyan ang dahilan, no? Naalala ko. So, yung kay Miss ano kanina, na nagsabing walang taon na siya, puro 1 year. So, most likely, baka yun yung isang dahilan. Kaya paki-check ninyo yung inyong situation. At saka, yun nga, meron nga din nga pala akong akilala kung bakit one year. Gaya po nang nasabi kanina ni Kuya Nestor, kulang po yung kanyang financial ano support. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi kayang sumuporta yung kinikita. Kaya mm-hmm. hindi nabibigyan ng more than 3 years na visa. Mm-hmm. Okay, so yun po. Kung ano man, hindi ko alam kung masasagot natin, kung meron kayong inquiry, pwede pong ano, mag-PM na lang po, at yung hindi ko masagot, pwedeng itatanong natin sa mga mas nakakaalam. Yes. At babalikan ko po kayo. Pasensya na rin po dun sa mga nag-a-add, hindi ko kayo talaga ma-accept kasi puno yung aking nasa ano, 5,000 na po ang friends. Kaya ang ginagawa ko, yung mga inactive na sa mga friends list ko, tinatanggal ko, tsaka ako nag-accept ng iba. No? So, yun po. Ako din po, hindi na ako makapag-accept ng friends. Okay. So, yun. Sa raffle po tayo at medyo overtime na tayo. Yes. Maraming salamat at bago po thank yan. Thank you so much sa lahat ng mga nakasama namin ngayong hapon. Ginabi na tayo. At yung po mga nag-share last time, bunuti natin. Ang dami po nating share last time. So, mm-hmm. sino kaya ang mapalad na makakakuha ng Japino mug at itong ating center year na souvenirs. Mm-hmm. So, ayan. Bunuti na natin. Yun laman yan, no? Merong clear file, merong ano to, bandana. Yes. Hand towel. Cheeky boy. Ball ba to? Ball. Cheeky ball yan. Cheeky ball? Cheeky ball. Yan po. Cheeky ball. Cheeky. Cheeky ball. PSG yan. Ano, PPM ko na lang po kayo para sa inyong complete name, address, and telephone number para mapadala na ang certing mo naman, ha? Meron ka bang extra ng ganito? Yan. Okay. Cheeky ball. From PSJ. Cheeky ball, no? From PSJ. Officer yes. natin sa PSJ po. Galing. Congratulations! Marami nang nalo, ha? Sa PSJ, ha? At pagpatuloy po na natin ang pag-share ng ating live para makatulong po tayo sa ating mga kababayan na nandito sa Japan para mabigyan sila ng impormasyon na ibinibigay namin ni Kuya every other 2 weeks. So, nag-share na si Miss Lichay. Okay. Mahalin natin ikaw ang susunod na mapundot natin. Ano? So, maraming salamat po for today. Medyo overtime tayo ng 30 minutes, 1.5 hours. So, tulad po ng dati, ingat pa rin dahil dumadami ang area by area, dumadami pa rin ang maski din po dito sa corona, Japan. Maski dito sa Nagoya. No? Kaya iwas-iwas po tayo sa ating mga ano kapaligiran. Lalo na ngayong papalapit po tayo sa ating Golden Week. Stay at home kung maaari lang, iwasan mm-hmm. po muna natin magagala mm-hmm. para maiwasan natin na makahawa or mahawa. Mm-hmm. Yes, dahil like sa Osaka po, mm-hmm. sobrang dami na naman po ngayon at dito sa Nagoya last time, umabot na naman siya ng 100 plus. Mm-hmm. And sa Tokyo, Kyoto, Okinawa, dumami na naman po doon ng may COVID kaya na hanggang Hachijima de 8 o'clock na naman po ang mga kainan. At sa Pilipinas naman po, same protocols pa rin po tayo pagdating sa pagpunta rito at papauwi. Wala pa pong nababago sa immigration. Mm-hmm. Okay po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Bye! Hasta rin sa mag-stop!
Hattori Hattori Japan! Hattori Hattori Japan! Hattori Hattori Japan!